Grabe ang init. Maraming salamat, pare. Ganda, oh. Lodzki. Natapos din tayo dito. Next destination is yung Malbog Sulfuric Hot Spring sa Buena Vista, Marinduque. Next destination natin ay Malbog Sulfuric Resort. Pero gusto kong daanan muna pala natin yung Marinduque Provincial Capital. Bibisitahin ko lang si Gobernur. Dedero lang mga Lodzki. So, bago tayo pupunta ng Malbog Sulfuric Resort, ay yun nga, dadaanan muna natin yung kanilang provincial capital dito sa Marinduque. So, since nandito na rin tayo, kahit makakuha man lang tayo ng konting picture. Kaya, okay, let's go! So ito pala yung Bawak Town Proper. Yung provincial capital nila parang dito lang din yun sa Bawak Marinduque. Kasi ang sabi ni Waze 1.8 km mula dito. Pero I'm not sure kung tama ba tayo. Okay, let's go mga Lodzki. Baka mabutan pa tayo ng malakas ng ulan. Lodzki. Nandito na tayo sa Kapitolyo ng Marinduque. Yung provincial capital dito sa Marinduque. So, yan. Kuha lang tayo ng kunting picture tapos proceed na tayo sa second destination natin. Okay, next destination, Malbog Sulfuric Resort. Kaso, may isa tayong problema mga Lodzki. Mukhang sasalubungin tayo ng malakas na ulan. Ay, sana wag naman. Wala akong dalang extra damit. Kawawa tayo pag nababasa. Kaya sana wag naman. So mula dito sa Kapitolyo 30 kilometers mga Lodzki papuntang Sulfuric Hot Spring Resort dyan sa may Buena Vista, Marinduque. Medyo may kalayuan. Pagkatapos natin dyan sa may Buena Vista, siguro dyan tayo magpapalipas siguro ng gabi sa may Phuktoy White Beach Resort. Lagpas lang din konti ng Buena Vista. So sana hindi malakas ang ulan pagdating natin dyan. Okay, mukhang palakas ng palakas ang patak ng ulan. Kaya naiisip-isip ako konti kung paano ang discarding gagawin ko. Wala kasi akong ibang mga extra na damit maliban sa mga short or pantulog. Kaya malaking hamon sa akin to ngayon mga Lodzki. Sana tumigil na kahit ha, hindi man lang, kahit ambon-ambon man lang, pero sana hindi tayo mababasa. So yun nga mga Lodzki, lumakas na masyado ang ulan kaya napagdesisyonan ko na lang na maghanap ng matutuluyan dito sa bayan ng Gasan, Marinduque.
One eternity later. So ayun, good morning mga Lodski. Paalis na tayo ngayon dito sa ating pinagtutulogan kagabi. Di ba nga, naabutan tayo ng sobrang lakas ng ulan kahapon. Instead na sa Puktoy White Beach tayo magpapalipas sana ng gabi, pero hindi natin inaabot yun kasi dito pa lang sa may Gasan, Marindoke, inaabutan na tayo ng sobrang napakalakas na ulan kahapon ng hapon. So hindi na natin na sunod yung plano sana natin na yun nga after ng pupuntahan natin doon sana sa may White Beach sa Puktoy tayo magpapalipas ng gabi. So yun, dito pa natin natutulog sa Pinkita White Beach and Resort. So bago ako aalis mga Lodski, papakita ko sa inyo yung lugar na aking pinagtutulogan. So yun, bababa na tayo para mas marami pa tayong makikita dito sa Pinkita Beach and Resort. Ito yung dito sa baba. Meron siyang mga tables, may mga upuan. So yun. Tapos yung kwarto natin doon sa itaas. Ayan. So ayan mga Lodski, andito tayo sa harap ng beach. So makikita natin ito na, dagat. Yun nga lang yung buhangin nila dito Pino, pero normal na buhangin, yung kulay dark gray. So pero ang ganda ng beach nila dito. Ayun, so yun, ang titingnan naman natin ay yung doon sa loob kasi meron silang tatlong swimming pool. So yun yung pupuntahan natin. Tara, tignan natin. When I'm scared, I find myself thinking about you. You're out there and I'm alone in this room. I wonder what you're doing now and if you think about me too. Cause I'm always thinking about, thinking about, I'm thinking about, I'm thinking about you. Dream about you. So paano yan pare? Papaalam na ako sa iyo. Salamat pala sa pag-sikaso mo sa akin dito kagabi. Maraming salamat pare. Kakaalis na tayo sa Pinkita Beach and Resort. Marami palang salamat kay doon sa may-ari si Sir Joy. Wala pala silang
website mga Lodski, kaya hindi natin sila makita pag i-search natin sila. Kahit sa Facebook, wala daw silang Facebook account. Kaya wag daw tayong maniniwala sa mga nag-o-offer ng booking, lalo na pag naghihingi ng advance payment para sa reservation dito sa Pinkitaha Beach and Resort. Kaya ilalagay ko dito sa screen mga Lodski yung cellphone number ni Boss Joy, yari ng Pinkitaha Beach and Resort, para kung meron kayo mga katanungan, pwede kayo directly mag-message sa kanila. So ngayon mga Lodski, next destination Mambog Sulphuric Resort. Tingnan natin. Kaya let's go. When I'm scared, I find myself thinking about you. You're out there and I'm alone in this room. I wonder what you're doing now, and if you think about me too. 'Cause I'm always welcome, Municipality of Buena Vista. 7:10 ng umaga mga Lodski. Andito tayo sa Buena Vista. Kilometers mula dito, 2 kilometro mula dito yung Sulphur Resort. So ayun, nandito na tayo sa may Malbug Sulphuric. So dito pala daw ang daan pababa sa ilog, tapos tatawid tayo dyan. Sanay naman tayo dyan. Ito na yun. Ayun mga Lodski, andito na tayo sa Malbog Sulphuric Resort. Nagsusot ako ng mask kasi parang iba ang ano dito. Iba yung naaamoy ko dito. Parang medyo matapang sa ilong. Kaya yun, susot ako ng mask. Kung makikita nyo dito sa aking tagiliran, yan, dito sa side, papansin nyo yung tubig kumukulo. Ayan yung tubig na kumukulo, kaya talagang binabakuran nila dito para walang makakapasok kasi nga siguro delikado. Pero ayun, no, kumukulo yung tubig. Uy, sama ka na sa akin. Ha? Gusto mo sumama? Tuwang-tuwa siya. Oh. Ha? Gusto mo sumama? Hmm? Gusto mo sumama? Lalagay kita doon sa top box ko. So, ayun. Next destination is Marinduque Hot Spring Resort. Sisilipin lang natin, tapos diretso na tayong Puktoy White Beach. So dito na naman tayo. Oh yeah!
Sanay na sanay si 03 dyan. Welcome. Dito na tayo sa Marinduque Hot Spring Resort. Pasok tayo. Ang sabi naman ni Nana, yung caretaker dito, yung tubig daw doon ay galing daw sa isang bukal na nanggagaling sa bundok. So yan po yung nagbibigay init dito sa resort. So tara, tignan natin kung ano, mainit ba talaga. Hawakan natin sa kamay natin. Subukan natin kung talagang mainit ba talaga yung tubig na nanggagaling doon sa bukal, doon sa itaas ng bundok. Ang init! Mainit nga! Totoo! Para siya yung ano, yung tubig na nilalagay sa kaldero tapos papakuluan mo, pero hindi pa yung tipong hindi pa kumukulo, pero siguro na ilagay na sa kalan ng mga 2 minutes. Ganun kainit yung tubig. Siguro kayang magluto ng itlog. So yun, next destination. Sisilipin natin ang tinaguriang famous, ang Villa Roca Island. Hindi man tayo makapunta doon sa mismong island, kahit man lang masilaya natin at makukuha natin ng pictures or video. Kaya napabangga kami natin. Let's go! When I'm scared, I find myself thinking about you. You're out there and I'm alone in this room. I wonder what you're doing now and if you think about me too. Cause I'm always thinking about, thinking about, thinking about, thinking about you. Dream about you. Akala ko papuntang Villa Roca. Ano ba yung sinasakyan na pagpupunta dyan sa island? Meron din service kahit dito. Itong gaya nito, may mga... Pero wala yung permanenteng pandito pa talaga yung sakayan. Pero pag yan ay naka-upi na... Maraming naman, naman nagpaparinta dyan yung mga ganyang bangka. Okay. Oh, rerentahan na lang, no? Tapos yung tagal pag yan pupunta ng Palawan? Pag ganitong kalma, yung 10 hours mo, 10 oras ay nandun sa Purong Palawan dahil mabilis yung matak mo. 10 oras? Sa kaya ng turista yan, malaki ang makina. Panturista ng Palawan yun. Ah, okay. So kaya talaga siyang maglayag na 10 oras? Ang galing, no? Kahit sobra pa? Tuloy-tuloy na takbo po yun. Galing yun, no? Galing, ha? Masakay daw siya sa
So ito palang malaking bangka na nandito ngayon. Kala ko papuntang Villarroca Island yan. Yan pala, papuntang Curon, Palawan. 10 oras nila lalayagin, grabe. So hanap tayo ng medyo magandang pwesto dito para makapag-picture tayo dyan sa Villarroca Island. Ayun. Ah. Next destination, mga Lodski. Sisilipin natin ang Puktoy White Beach. So, ayan yung Villarroca Island. Tapos yung bangka nakakaalis lang, biyahing Palawan sila. 10 to 12 hours daw ang biyahein. Kapag maganda daw ang panahon, 10 hours. Pero pag medyo masama, aabot doon lang ng 12 hours. Pero ang galing pala, layo. So, yun. Meron tayong ibang sisilipin dito. Oy. Okay, tuloy-tuloy ang biyahe, mga Lodski. Mula dito sa ating kinaroroonan papuntang Puktoy White Beach ay 25 kilometers, medyo malayo-layo. Siguro 30 to 40 minutes natin kukunin yan. Yeah, yun, let's go! Grabe, ang ganda ng mga tanawin dito. Para siyang yung patapat dyan sa Ilocos Norte. Dito sa bandang kaliwa ay bundok. Tapos sa may bandang kanan, makikita natin ang ganda ng karagatan. Kaya, wah! Kahit balik-balikan ko pa dito, kahit 3 or 4, 5 beses ko dadaanan to, hindi ako magsasawa. Ang ganda. Nandito na tayo sa Puktoy White Beach dito sa Torrijos, Marinduque. Actually dito ko sana gustong magpalipas ng gabi, kagabi. So ayun, nandito na tayo sa may White Beach ng Torrijos. Ang ganda pala talaga dito, puting-puti yung buhangin. Actually sabi naman doon sa entrance bawal sana dito pumasok ang motor, pero nakiusap tayo at pinayagan naman tayo nila ma'am at saka ni sir. Kasi ang purpose natin is for vlog. So kailangan nating ikutin ang lugar nila dito sa White Beach. So may mga madadaanan naman daw. So yun, parada muna tayo dito. Pero bago makapasok dito, mga Lodski, bayad tayo ng 50 kanina doon sa entrance fee. Tapos siguro pagdating dito, bayad na rin siguro ng cottage sa mga gustong mag-stay or sa mga gustong mag-swimming.
dito sa Buktoy White Beach. Marami naman dito mga cottage for rent, katulad dito sa nasa aking likuran. Lahat yan mga cottage for rent sa mga gustong magsuswimming dito sa White Beach. So ayun mga Lodski, tambay muna tayo dito saglit, tapos maghahanap tayo ng makakainan kasi 9 o'clock na ng umaga. Medyo nagugutom na rin ako. Pagkatapos ng isa siguro nating pupuntahan, diretso na tayo sa bandang pier para makabalik na tayo ng Maynila. So, sa ilalim. Sige. Yun. Sasakay na tayo ng ferry pabalik ng Lucena. Wala na, hindi ko na makita.